good evening, ma'am. Diyan sa may ano, ano ko, sa may Barangay Pabil. May nagsumbong kasi. Dito, good afternoon po, sir. Taga Pabil Ramon Isabela po ako. Nirereklamo ko lang po sana yung kapitan namin dito. Kasi isang gabi, pinasungal-ngalan niya ng dahon ng gabi. Sa bunga nga yung angel ko. Opo, tutupo na lasing. Pero di naman po nang gugulo. Tsaka kahit sana nang gugulo, hindi naman po sana dapat pinasungal-ngalan sa bunga nga ng dahon ng gabi. Grabe naman po yun. Hindi po ba pang-abuso ang kapangyarihan yun? Pakitago na lang po ang bawa. Although kilala ko na to. Nag-backtrack na kasi ako. Pero yan yung kwento nung nagsumbong. So pinost ko yan without any reaction. Ngayon, ito naman ang sagot ni Kapitan. Ni Kapitan Michael. Kapitan Michael Makapagal yata. Makapagal. Diyan sa may Barangay Pabil. Maribik Dole, shout out. Sabi niya dito, Sir, good PM. Ako po yung kapitan ng Barangay Pabil Ramon Isabela. Nagawa ko po yung bagay na yon sa tao kasi pinagsawsawan na kami, yung pinag-ngawangawan, gano'n. Na kami meten, iti kakada kasi, yung pinagsalitan daw na mamasasama. Gano'n, kasama yung mga tanod. Yata, ni Hepe iti tanod, ni kagawad iti peace and order, kaya nagitay tanod, kakaduami, pati daw yung peace and order committee na kagawad, pinagsasalitaan na din yun, na nakainom. Sobrang hinangaan kita sa prinsipyo mo, sir, pero nusika nga ta, aglagay dito yung kalagayan mi, sir. Anamit nga ta, numabalin timaramid mo, sir. Pero alam ko pong mali. Ayun, ina-admit naman ni Kapitan na mali siya. Kaya alam, marami nang nagsasabi na marami nang nagbabash. Ganito, ganito. Okay, nakausap po si Kapitan kanina. Okay, pinakwento ko yung tanong. Although, nagtanong na ako sa area. Nagtanong na ako doon sa may Pabil. Sabi ko sa inyo, marami akong kilala dyan. Positive daw na nangyari na medyo nagkaroon ng komosyon, sagutan. May isang nakainom ng pangalan ay Joseph. Na nagbibintang na nawalan siya ng 500, pinagbibintangan niya yung kasama niya, hanggang sa napagtripan niya o napagdiskitahan niya yung mga tanod, some barangay official, sa hindi niya alam na nandun si Kapitan. Sa inis ni Kapitan siguro, gusto niyang pigili itong si Joseph, nakadampot siya ng dahon ng gabi yun, para matahimik sa pagsasalita yung taong nakainom, yun ang isinubo niya. Yun daw yun ang kwento, pero sa akin naman ganito lang. Okay. Kapitan Michael admitted his mistake. Tama 'yun. Mali. Kasi maximum tolerance kapag ikaw ay barangay chairman. Pero sa akin naman, barangay officials mula tanod, lupon, sekretaryo, tresurero, kagawad, kapitan at ex officio, kapag barangay official, narapat ang nirespeto mo. Di ba? Irespeto mo. Hindi yung ano, hindi yung inom. Huwag mong idadahilan yung nakainom ka. In the first place, kung hindi mo kontrolado yung inom mo, huwag kang uminom. Di ba? So ito naman, admitted na, inadmit naman ni Kapitan na may kamali siya. So sa akin naman, advice ko kanina, kausapin mo na lang, ipaliwanag mo. Kung gusto niya magreklamo, edi pag-usapan sa harap ng lupon di barangay. Diba? Para ma-settle. Bernadette Beloy Bachelier. Kasi ngayon, pinapasok na ng mga bashing-bashing. Okay? Medyo ang technical lang dito, yung nagsumbong, nagbura ka kaagad. But I know you're, kilala na kita. Pero palalampasin muna kita. Okay? Palalampasin muna kita para hindi na humaba ito. Itong usapan na to. Kasi sa tingin ko naman, okay naman si Kapitan. Si Kapitan Michael. Actually, may inilapit sa akin si Kapitan na leukemia patient. May, alam mo niya, pag leukemia siya, cancer sa dugo yata, yun eh. Hinihiling niya ng tulong. So sabi ko, tignan ko muna yung financials ko. Kung medyo malaki-laki rin kasi nang ginagastos yung bata, 11 years old. Kasi meron din akong bata eh. Na 8,000 ang binibigay ko doon a month. 6,000, sorry. 6,000 a month. So tama lang yun. Nakihati kasi ako doon eh. So tama yung ano ni ano na 12,000 aman yung kailangan ng bata. So sa akin naman, kung pwedeng pag-usapan. Pagbigay-bigayan na yan. Nainsulto si Kapitan eh. Although hindi rin yung tama yung ginawa ni Kapitan diyan sa may Pabil Ramon Isabela, pero wag na natin dagdagan. Okay? Sabi ko kanina, sige, magbibigay ako ng tulong dun sa bata. And I offered help also. Na kapag may kailangan ng barangay, magsabi ka lang. Kaya kayo mga taga-Pabil,
Kung meron mga nangangailangan dyan, yung mga emergency, yung mga alam nyo na kung ano yung mga kailangan, eh magsabi kayo kay Kapitan. Hayaan nyo si Kapitan nang maglapit sa akin sa inyo. Okay? Para at least eh, handa naman kami tumulong. Ang totoong pagtulong ni Bagtit ay handang tumulong sa inyo. Basta maging maayos lang yung barangay ninyo dyan sa may Pabil, Ramon. Okay? Kaya yung mga dyan sa mga taga-Pabil, Ramon, hi, shout out sa inyo. Sa mga barangay officials, kaga SKs, good evening sa inyo. And mabuhay kayo. Kaya ito, yung nangyari nito, isolated case, kung tutusin, nagkamali. Mayor Bagtit, reklamo ko na ni Kapitan namin dito hindi pa binibigay ang pamaskong handog. Meron bang pamaskong handog? Ha? Kaya yung sabi ko rin kay Kapitan kanina, sa abot na aking makakaya hanggat may maitulong. Tulong ako dyan. Okay? Eh, nakita ko naman, okay naman eh, si Kapitan. Kaya dun sa nagsumbong, nagsumbong nito, wala ka na, nagbura ka na. Once nga nagbura ka, luko-luko ka, ganun lang yon. Pero palalampasin muna kita. Palalampasin muna kita ngayon, Brad. Okay? Next time, na ganyan, na gumawa ka ng komosyon, dapat panindigan mo. Yan tawag doon prinsipyo. Hindi dahil sa ano, pero bago ko naman nilathala to, binerify ko muna. So, meron nga nangyari. I posted this para makapag-react si Kapitan, para may pagtanggol ni Kapitan ng kanyang sarili. At may pagtanggol, okay naman, nakapag-depensa naman si Kapitan. Tama naman yung sinabi, na talagang mataas daw yung boses, agresibo yung tao, eh nakadampot si Kapitan ng ano, dahon ng gabi. Wala, hindi ba, wala ka bang pulot? Ito nga, Joseph! Sino ka man na Joseph ka? Brother, kung brother, uncle, kung uncle, kung problema mo ay nanakawang ka ng 500, mag-message ka sa akin. Mag-message ka kay Bagtit sa Facebook. Yun nawala sa 'yung 500, dudublihin ko. Oh, para tama na 'yan, ha? Para maging okay na lang, ha? Oh, pamasko, bibigyan kita ng pamasko. Para ano lang? Para i-message mo lang ako, Brad. 'Yung Joseph na 'yon na nakaalitan ni Kapitan, Kapitan Michael. O kaya Kapitan Michael, pasyalan mo sa bahay. Sabihin mo na papaabutan ko siya ng 500. Bigay mo sa akin GCash mo, Matic. Matic. Para para magkaroon lang ng katiwasayan diyan. Wala nang away-away. Wala na Pasko na. Kung yung mga 'yan, may diferensya ang bawat isa. Hindi mangyayari 'yan kung hindi lasing si Joseph, hindi nagwala, hindi na basta si Kapitan. Eh si Kapitan tao lang din man, nakadampot ng pero hindi pa rin tama yung Kapitan na. Like next time wag na yan, ha. Oh, pag sinungal-ngal mo ang isang tao, karne. Ganun. Gusto mo may sabaw pa kahit kumukulo. Hindi, joke lang 'yun, Kap. Joke lang 'yun. No, hindi naman. At least Kapitan is a very Kapitan Michael is very gentleman to admit his mistakes. Ganun lang. Oh, dahon daw ng gabi. Dapat nilagyan mo ng gata. Tapos karne, di laing ang labas niyan. Tama, Joseph talaga. Baka naman wala kang pulutan, Joseph. Nung nagminungan, hindi, loko lang yun, brother Joseph, ha? Kung sino ka man. Ha? Na? Loko lang yun. Basta gusto ko yung maging kaibigan dyan sa may Pabil. At alam nyo kung paano ako maging kaibigan. Mabait akong kaibigan. Oh, galante pa. Wala akong jowa, single dad eh. 174 pero yan po yung ano usapin sa Babil para stop na, pero ikakat ko to para i-post ko para mapanood ninyo. Okay, kaya yung mga taga Babil diyan is huwag kayong magtatapon tung saan sa lupa, ha. Ay mga taga Kapabil, ayusin niyo basura niyo diyan, ha. Hindi, joke lang yun. Pero ginawa na ng paraan ni Kapitan. Good job, Kapitan. Good job. Wala po ba bunga araw na